Welcome back to Jenny Shares. Welcome back to this channel. And today's video, we're gonna talk about issues between CEO versus brand ambassadors. Ayan. So, just recently, I've seen a lot of posts talking about complaints on CEOs and CEOs complaints against brand ambassadors. So, let's weigh it out. So, magandang topic ito. Magandang topic ito simply because I can relate. And I'm gonna share my insights dito sa issue na to. And hindi ko siya pwedeng ipagwalang bahala lang because I can see them and it bothers me. So, ito yung mga issues na lumalabas dito sa mga posts na yan. So, number one issue is, ito muna, yung mga sa side muna ng mga brand ambassadors. Sa side ng mga brand ambassadors is complaints bakit daw may ang tawag dito bakit may bayad or may fee ang mga PR packages. So ang sabi nila bakit may bayad kasi pag may bayad daw they are not a brand ambassador, they become a customer. So yan yung mga ano nila, complaints nila. Ayan. So, maliban dito, isa pa sa mga complaints nila, so ilista lang natin kung ano yung mga complaints ng mga brand ambassadors na to versus CEO. So, PR packages na may bayad. And number two, pinapasagot ang shipping. And number three, nagpapadami ng mga likes, nagpapafollow, pero dinededma ka. And number four, hinire na sila, nakuha na sila, pero hindi tumupad sa agreement. And ano pa? And number five, naka-in ka na sa group chat, pero in-out ka pa rin. Or, let's say, naka-in ka na, pero in-out ka pa rin. Okay, so yun yung mga five issues nila. Okay? And sa CEO side, let's hear from their side naman. Ang issue ng mga CEO versus the brand ambassador, ghosting ng mga brand ambassadors. So, yan, ghosting. Kapag daw napadalahan na ng PR, hindi na raw nagparamdam ang mga brand ambassador. So, ni thank you daw, wala na raw thank you sa mga PR packages. Okay. And number two, ang dami-dami daw nilang mga pinopromote, maliban lang dun daw sa kanila. Ayan. And so ghosting and yung madaming pinapromote. And number three na mga issues ng mga CEO sa mga brand ambassadors, hindi nagsasubmit ng mga entries nila. Ayan, so may mga entries kasi yan, may mga responsibilities. And number four, hindi naman daw sila nagpo-promote. Ayan, so hindi nila ginagawa in short yung duties as brand ambassadors. Ayan. So, and some other things pa na mga issues ng mga CEO versus brand ambassador. So, doon sa mga na-mention natin, para may four lang ako na na-mention dito sa brand ambassador and mas marami sa issues ng BA against CEO. And to sum it all up, bakit nagkakaroon ng mga ganitong issues, I'd like to share my insight on these issues, both parties. So, rather than sharing my insights, might as well, ito yung parang nakikita ko rito na mga reasons behind. Ang mga brand ambassadors, yung mga issues nila against, anong tawag dito, yung may fee. Kaya may fee, kasi sobrang dami nang nag-a-apply, and hindi naman ma-afford lahat yan ng mga BA. So, para lang ng mga CEO. Sorry. And para lang mapagbigyan, okay, sige. May bayan. Ayan. So, ganyan yung nakikita kong reason kung bakit ginagrab. And pangalawa sa mga reason, nagpapahandle ng shipping fee kasi ang dami nga nila. Hindi mo naman alam kung sino yung seryoso sa kanila. So, sige, shipping, i-handle mo. Okay, ibibigay muna yung shipping. Ngayon, kapag seryoso, okay, sige. Next time, wala ng shipping. Pwedeng ganun yun. Okay, so number three, yung nagpapa-follow muna sila, tapos tsaka na lang i-hire or kukunin na maging BA.
Let's see kung dedicated ka ba or you are passionate about doon sa work mo. And kapag passionate ka naman, okay naman. So, we're gonna take you soon. Maybe not now, wala pang budget. Ah, ganong mga explanation doon sa mga hanash natin. And number four, yung naka, ang tawag dito, ghosting din sa side ng CEO or eto na, nag-promote na, tapos hindi na siya pinansin. Eh, baka sobrang busy lang, kaya hindi ka na naharap. Kasi baka lumalaki naman na yung doon sa brand na yun. We don't know kung ano yung reason behind doon, but there might be a reason. Tingnan natin, pwede tayo mag-follow up. Ayan. And we can sort things all out. And syempre, alamin din natin sa mga ibang BA kung ganun ba talaga yung CEO ngayon or baka naman nga na busy lang. And number five, naka-in ka na pero tinanggal ka pa rin. Ayan. Because in here, it's open. It's open lang. So, tingnan natin who can stay. So, might as well, linawin natin yung mga rules. Pwede kayo mag-suggest kung anong gusto nyo. Magkaroon ba ng terms, ng contract. Tingnan natin. Ayan, it can be 6 months. Ayan, so, yun yung mga nakikita ko na mga reason. Kahit naka-in na, pwede pa rin mawala. Kasi nga, may mga pinagkakaabalahan din na iba. Ayan, so, no hard feelings on both sides. Tinitignan lang natin i-weigh kung ano yung mga possible reasons. And doon naman sa kabila, mga CEO, bakit itong mga brand na to, mga brand ambassadors na to, bakit nanggo-ghosting? Bakit nanggo-ghosting daw ang mga brand ambassadors? Matapos mabigyan ng PR, eh ano bang habol ng mga brand ambassadors? Free PR nga lang ba? Totoo ba yan? Eh kung hindi naman, eh di, let's do our responsibility para hindi naman unfair doon sa investment na ginawa ng CEO. Okay? So, pangalawa, ano pa yung mga hanash ng mga CEO? Ang dami-dami daw pinopromote nitong mga brand ambassadors. Okay, marami mga pinopromote because it's all open, wala namang fee. Okay, free naman daw kasi sila. Kaya, promote lang din naman ng promote. Okay, so, kung gusto mong maging exclusive ka, edi, baka pwedeng bayaran mo siya para exclusive ka. O magkaroon ka ng agreement. O mga ganun lang. Lilinawin lang natin para we can sort things all out. Okay, so, yung isa, ano pa, nanggo-ghosting at baka bakit maraming pinopromote. And, nakalimutan ko na kung ano yung mga hanash din ng mga CEO versus sa mga brand ambassador. So, walang focus, maraming pinopromote, nanggo-ghosting itong sina mga brand ambassadors. Hindi ginagawa yung responsibility, hindi nagpo-post. Eh, bakit nga naman nag-apply na brand ambassador kung ayaw mo rin naman palang i-post or ayaw mong i-promote at hindi tinutulungan? Kasi this is partnership. Okay. So, with all those issues on both parties, ang gusto ko lang i-share po dito para maging malinaw sa lahat, this is partnership. Tulungan. Bakit merong brand ambassadors? Kasi ito yung gusto mong career, gusto mong pasukin. So, gawin mo yung responsibility mo. Ikaw, CEO, bakit ka kumukuha ng brand ambassadors? Gusto mo silang mag-promote? Hindi mo rin naman kaya na ikaw lang mag-isa. So, since hindi mo kaya, you are dependent sa brand ambassadors. And brand ambassadors, dependent ka rin naman dito kasi may free PR naman na ibibigay. And kung binayaran mo naman yon, it might be, baka naman gustong-gusto mo talagang magkaroon at baka wala pa kasi naman pumapansin sa atin, baka hindi pa tayo sikat. So, ganun talaga ang life. Pag gusto natin at hindi pa talaga tayo napapansin, eh, nag-i-invest ka rin sa part mo. So, both may sariling kanya-kanyang investment. So, itry lang natin i-balance and hopefully one day mahahanap mo rin yung right partner mo. Ayan. So, it's partnership. Tulungan lang. Ayan. So, that's all for today. And feel free to comment kung ano pa yung mga gusto natin i-comment dyan. Meron kang gustong message, i-message mo lang. Okay, so, thanks for watching and share this. And don't forget to subscribe. Jenny Shares. Bye-bye.